Nag-alok ng 1,000 piso si Pastor Apollo Quiboloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Quiboloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. Ito ang bagong audio recording ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kamakailan lang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon, pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako, isang puzzle. Na kung ma-solve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Nagbigay pa ng clue si Quiboloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao. Kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng batayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Kasabay niyan, binigyang din ni Quiboloy na siya ang appointed son of God. Ganoon din daw sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Gayon din ang dalawang SMNI host. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganun din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being. Wala namang binanggit si Quiboloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5 kung saan pinasabpina na siya para sagutin ang mga aligasyon ng pang-aabuso, panggagahasa at sa pilitang pagkatrabaho umano ng kanilang mga miyembro. Naano nang sinabi ni Quiboloy na hindi siya nagpapakita dahil gusto raw siyang ipapatay ng Administrasyong Marcos sa nakikipagsabuatan anya sa Amerika. Pinabulaanan at tinawanan lang yan ni Pangulong Marcos at nagsabing dapat nang humarap sa Senado at Kamara si Quiboloy. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.